Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Tinatakwil na ni RJ si Zoe dahil sa paulit-ulit na pagsisinungaling nito. Wala nang kumakampi kay Zoe kahit si Annalyn na dating tagapagtanggol ni Zoe ay galit na rin sa kanya. Papakulong ni RJ si Zoe. Abangan natin sa Abot Kamay na Pangarap. Nang hostage si Carlos ng isang batang babae na may kaarawan sa party. Para makatakas siya, mabuti na lang gumawa si Annalyn ng ingay para ma-distract si Carlos. Nakuha ang bata pero nanlaban si Carlos hanggang sa binaril na siya ng pulis. Agad na tumumba si Carlos. Narinig ni Zoe kaya mabilis siyang sumaklolo kay Carlos. Napilitan si Zoe na sabihing anak siya ni Carlos para matigil ang pulis dahil baka barilin pa ulit si Carlos. Ang hindi alam ni Zoe, naka-live na siya sa social media at naririnig na pala siya ni Annalyn. Gulat na gulat si Annalyn. Hindi lubos akalain ni Annalyn ang maririnig niya. Dinala na muna sa ospital si Carlos. Gustong magpaliwanag ni Zoe kay Annalyn pero huli na. Alam na ni Annalyn na magsisinungaling lang na naman si Zoe. Nakita at napatunayan ni Annalyn na mahal ni Zoe si Carlos. Alam ni Annalyn na nagsasabi ng totoo si Zoe na anak siya ni Carlos dahil ayaw ni Zoe na mabaril si Carlos. Sa kabila ng lahat ng pananakit ni Carlos sa pamilya ni Annalyn, hindi dapat naaawa si Zoe dahil sina Annalyn ang tinuturing niyang pamilya. Naisip ni Annalyn na totoo pala talaga ang sinabi ni Justin na matagal na nitong alam ang totoo. Niloloko lang sila ni Zoe. Hanggang sa abutan na rin sila ni RJ at Lynette na nagtatalo. Dinig na dinig ni RJ mula sa bibig ni Zoe na anak siya ni Carlos. Parang umusok sa galit si RJ. Galit na galit siya sa narinig. Isang malaking sinungaling si Zoe. Inisip agad ni RJ na kasabwat si Zoe sa lahat ng mga krimen na ginawa ni Carlos. Inabutan rin sila ni Harry. Nalaman na rin ni Harry na magkapatid sila ni Zoe. Base na rin sa pagsasalita ni na RJ at Zoe. Inaawat ni Lynette si RJ pero sobra na ang galit ni RJ. Hinihila ni RJ si Zoe para ipahuli sa pulis. Hanggang sa dinala na nga si Zoe sa presinto para ipakulong na rin siya dahil kasabwat siya ni Carlos. Nagmamakaawa si Zoe. Iyak siya ng iyak. Galit na galit si RJ. Dapat sa'yo makulong Zoe. Napakasinungaling mo. Mga manluloko kayo. Manang-mana ka sa mga magulang mo. Hindi na ako nagtataka sa ugali mo dahil katulad na katulad mo sila. Mga manluloko, sinungaling, kanino mo nalaman anak ka ni Carlos? Kay Moira ba? Umiiyak si Zoe. Ayaw niya magsalita pero sinigawan siya ni RJ. Pinipilit siyang umamin. Nagulat si Zoe kaya inamin na niya. Opo, nalaman ko kay Mami. Kay Mami ko po nalaman. Umusok na naman sa galit si RJ. Tingnan mo na, matagal mo na ngang alam na hindi kita anak. Pero kung makaasta ka, daig mo pa si Annalyn. Kung apihin mo si Annalyn at sumbatan na hindi siya legitimate child, pero ikaw matagal mo nang alam, pero ipinapamukha mo pa na ikaw lang ang legitimate kong anak, napakawalang hiya mo sa kabila ng lahat ng kabutihan namin sa'yo, lalo na si Annalyn. Pero ang sinukli mo lang ay kasamaan sa kanya. Samantala, nag-aalala pa rin si Morgana. Hindi pwedeng malaman ni na RJ na buhay pa si Moira. Dapat ang malaman lang nila ay ang sikreto ni Zoe, hindi ang sikreto niya. Nang sa ganun, kapag siya pa rin si Morgana, mapoprotektahan pa rin niya si Zoe. Dahil kapag nabunyag na siya si Moira, sigurado, kulungan na naman ang bagsak niya. Tinawagan na naman niya si Gilbert, may ipapagawa na naman siya. Kailangan maunahan nila si Carlos dahil kapag naipit na si Carlos sa sitwasyon, madadamay na si Morgana. Ikakanta na si Morgana nga ay si Moira. Hello Gilbert, tapusin mo na si Carlos. Gawan mo ng paraan. Umupa ka ng tao, wala akong pakialam. Basta gawin mo ang pinapagawa ko. Nung ibaba na ni Morgana ang cellphone, nagplano na siya kung paano niya matutulungan si Zoe. Sa Apex, naging usap-usapan na naman si Zoe. Sabi ni Nurse Karen, totoo pala talaga na matagal nang alam ni Zoe na hindi siya anak ni Doc RJ. Sabi pa ni Nurse Ivan, pero napakawalang konsensya niya. Biruin mo,
Kung makaasta siya, akala mo siya ang tunay na anak. Kung pagalitan niya si Annalyn at kung paano niya awayin si Tita Lynette para pigilan ng kasal nila ni Doc RJ. Feelingera lang pala, sabi naman ni Doc Joanne. Pero alam nyo, nakakaawa pa rin si Zoe kasi mga kriminal ang mga magulang niya. Hindi naman niya kasalanan na mapunta siya sa mga ganong klase ng magulang, dagdag pa ni Nurse Karen. Kaya pala ganun na lang ang ugali niya. Napakasama. May pinagmanahan pala. Sa patuloy na pagtatalo ni na RJ at Zoe, nakasunod na rin pala sa presinto si Harry. Nagtataka siya. Gusto niyang makausap si Zoe. Hanggang dinala na nga sa loob ng rehas si Zoe. Umalis na si na RJ at Annalyn. Iniwan na siya rito. Iyak ng iyak si Zoe. Lumapit si Harry. Totoo ba? Totoo bang kapatid kita? Narinig ni Zoe ang boses ni Harry. Umiiyak pa rin si Zoe. Tumayo siya at niyakap si Harry. Kahit nagtataka si Harry, hinayaan niya lang na yakapin siya ni Zoe. Hindi siya nagsasalita. Si Harry pa rin ang nagtanong. So totoo nga, kapatid kita, kailan mo pa ito nalaman? Bakit walang sinabi sa akin si Dad? Nagpaliwanag si Zoe. Matagal ko nang alam, pero mas pinili namin na huwag nang sabihin pa sa'yo dahil baka madamay ka pa. Nagagalit si Harry. Pero anak ako ni Dad. Parte ako ng buhay niya. Pero mas mabuti na rin yung hindi ko alam na kapatid kita. Nanlaki ang mga mata ni Zoe. Pakiramdam niya, itatakwil din siya ni Harry. Sabi ni Harry, sana nga hindi ko na lang nalaman dahil hindi ko gusto ang ugali mo. Masama kang tao. Hindi ko ma-imagine na may kapatid akong kagaya mo. Hindi ko pinagmamalaki na maging kapatid ka. Umiiling si Zoe. Awang-awa sa sarili dahil ayaw siyang tanggapin ni Harry. Hanggang sa tuluyan na ngang umalis si Harry, iniwan niyang nag-iisa si Zoe sa malamig na rehas. Nakauwi na nga si RJ, Lynette at Annalyn. Magkakausap sila. Sabi ni RJ, kailangan kong makausap si Carlos. Gusto ko siyang sumbatan dahil sa kasinungalingan nilang lahat. Ayaw ni Annalyn. Pero Tay, delikado pong makausap si Doc Carlos. Baka po masaktan niya lang po kayo. Kahit po nasa ospital siya ngayon at sugatan, hindi po makakaila na wala na siya sa sarili niya. Hindi niya po napipigilan ang galit niya. Ganon rin si Lynette. Ayaw niyang makipagkita si RJ kay Carlos sa ngayon. Tama si Annalyn, RJ. Saka na lang kapag nakakulong na siya. Maya-maya sa presinto, dumating na si Morgana para dalawin si Zoe. Awang-awa kay Zoe. Nakita agad ni Zoe si Morgana. Tatawagin sana niyang mami pero napigilan niya agad ang sarili niya. Nagmadali si Morgana na yakapin si Zoe. Umiiyak na naman si Zoe. Niyakap rin ang mami niya. Bumulong si Zoe. Mami, tulungan mo ako. Ayoko makulong. Umiiyak si Morgana. Awang-awa sa sinapit ni Zoe. Nangako si Morgana na ilalabas niya si Zoe sa kulungan at maghihiganti na naman sila. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap. Please like this video and please subscribe to my channel at magkita-kita pong muli tayo sa mga susunod pang episodes.